Gusto ko lang ipakita sa inyo, ha? Kapapasok lamang po na balita na ito, exclusive. Dapat palta ng music, exclusive. May pagganong pautot pa. Ayan, oh. Bagong survey na lumabas sa Pulse Asia. Okay, voter preference for presidential and vice presidential tandems for 2022. Ano ito? Yung mga tandem daw. Hindi ito yung riding in tandem, ha? Ito yung tandem ng mga pagkapangulo at vice presidente. Halimbawa, si Go, si Bongo at saka si Duterte, si Rodrigo Duterte. Oh, pangalawa, si Grace Po at saka si Tito Soto. Mm. Pangatlo, si Bongbong Marcos at si Manny Pacquiao. Tapos pang-apat, si Lacson at saka si Isko Moreno. Pareho sila, no? Pareho talaga sila ng aninya, ng ganun sila ng ugali. Si Isko at saka si ano, si Balimping at saka si Isko Moreno, napabago-bago din. At ang panglima, si Robredo at saka si Kiko. Ah, ayon sa survey. Okay, ayon sa survey. Number one po, si Go, si Bongo, at si Digong. 32%. At si Grace po, at si Tito Soto ay 23%. At si Bongbong Marcos, at si Pacquiao, 17%. Ha? 17. Hindi 17. 17. Okay? At si Lacson at si Moreno, si Isko, ay 11%. Ha? At si Robredo at si Kiko, eh 8%. Okay? Ito po ay ginawa noong February 10 to 19. Ha? So sa madaling salita po, ang nangunguna daw sa survey na ito ay si Go at si Pangulong Duterte. Sabi ko nga ho sa inyo, napakagandang tandem niya. Napanood niyo na ho ba yung video ko? Pinaghirapan ko ho yun. Panoorin ninyo, ha? Nasira yung weekend ko. Hindi ako nakapagpahinga dahil doon. Ay, nako, panoorin niyo po yun, ha? So, ayan na nga ho. Lamang na lamang ho si Go at saka si Digong. So, Go Duterte na ho tayo. Go Digong, ha? Si Go Digong kesa kay Po Potito. Anong Potito? Grace Po at saka si Tito Soto Potito. Alam niyo ba ang pinagkaiba ng potato at saka ano? Mas potato? Alam niyo ho? Hindi niyo ho alam. Explain ko sa inyo pinagkaiba ng potato at saka mas potato. Ito ho yun, ha? Ito yung potato. Kulay nito, potato. Ayan, potato. Potato. Ayan, potato. Ito yung mashed potato. Corny mo, wag mo nang ulitin yan. Hayop ka. Mashed potato. Ito, potato. Puti ito. Mashed puti ito. Yun yun, ha? Wag mo nang ulitin yan, banatbay, ha? Tutok-tokan kita. Oh, ayan po, ah, kaya malinaw na malinaw. Go Digong 32. Ayan, no. Oh. Sa NCR 21. Oh, oh. Sa BL, ano ba 'yung BL? At saka BIS, 'yan, oh, kita nyo naman. Ah. Oh. Si Bongbong, Bongbong Manny 17. Oh. Okay. Si Ping Moreno, si Ping Isko ay 11%, ha? Oh. Lamang na lamang o eh sa class ABC. Oh, ito yung mga yayamanin, wala ho ako diyan. Lamang na lamang o si Bongo at saka si Pangulong Duterte, 35%. Si Potito, si Grace Po at saka si Tito Soto, 15%.
Si Bongbong Marcos at si Manny Pacquiao, 22%. Siya ang pangalawa sa ABC. Si Lacson at si Moreno, 13%. Si Robredo Kulelat na naman. Lagi na lang Kulelat si Robredo. Ano pag gagawin natin dyan? O sa Class D, nandyan ho tayo sa Class D. Anong D? Malakas ang D dating. Kaya sa Class D tayo, ha? Lamang pa rin ang Godigong Tandem. Ha? At Kulelat pa rin ang Lekiko. Ha? Kulelat pa rin si Rokiko. At sa Class E, ito naman yung mga exemplary. Ganon. Sa Class E po, lamang na lamang ho ang Godigong. 46. At si Rodrigo, si Robredo, at saka si Kiko Matsing, 6 lang. Oh. So, alam na alam na. Okay? Parang hindi accurate. I don't believe sila po number 2. Ay, Madam Sweet Cradle. Minsan no, naintindihan ko minsan na, ito, totoo ito. Minsan naintindihan natin na parang hindi naman kasi hindi yan ang naayon sa aking paniniwala. Minsan no, hindi ho kasi ganun lagi. Tandaan ho natin, malaki ho ang Pilipinas. Hindi lamang po ang Pilipinas ay Facebook. Baka ho kasi... At hindi lang ho, minsan ho kasi minsan nasisilaw na tayo dun sa sarili nating komunidad o yung sa sarili nating circle na feeling natin malakas ang certain candidate, eh hindi naman ho talaga. Yan ho ang totoo. Remember, pag sila ho gumawa ng survey, yan ho ay nationwide. Kaya nga papansinin mo, oh, tingnan mo yung sa location, NCR, BL, Visayas at Mindanao, tingnan nyo. Makikita nyo kung sino yung mga malalakas at mahihina. Okay? Wag mo tayong magalit kagad sa survey dahil minsan ho talaga, ulitin ko, ang survey ho, hindi naman ho ibig sabihin yan, eh totoo yan. Ngunit, gabay ho yan sa atin. Okay? Para ho medyo magising-gising tayo. Kasi yung minsan, totoo man ito ha, totoo ito. Minsan akala natin yung iniidolo natin number one. Eh ang totoo hindi ho eh. Kasi pansinin mo, bakit noon? Feeling natin malakas si ganito pero lagi pa rin nagtatap si Grace po noong time na yon sa senatorial. Eh tandaan ho natin, wag tanggapin ho natin na si Grace po eh si Katuyam dahil sa kanyang ama. Eh bit-bit pa rin ho niya yan hanggang ngayon. Kaya nga tingnan mo, hindi naman po ang apelido niyan, di ba? Ano ba ang apelido niyan? Pero pinagpipilitan niya po pa rin. Kaya nga ho, napaka-importante ho na ito po ay maging gabay lamang po sa atin, ha? Kaya nga, wag ho kayong boboto dahil sabi sa survey, sabi ng kaibigan mo, hindi naman winnable yan. O sabi ni ganito, hindi naman. Huwag ko tayong boboto dahil doon. Dapat bumoto tayo dahil naniniwala tayo sa isang kandidato na merong experience, meron kaalaman sa bagay-bagay, at meron talagang tunay na malasakit. At pang-apat, napaka-importante, huwag ko natin kakalimutan itong pang-apat kasi itong isang dahilan kung bakit tayo ganun ng ganun eh. Ganun tayo ng ganun para tayo nasa Paris Well. Alam mo yung Paris Well? Yung pag ganun-ganun. Kasi pag nagpalit ng hindi kaalyado yung susunod na Pangulo, ititigil niya lahat ng proyekto para hindi makakredit yun. Tapos, tigil ng tigil yung proyekto, hindi tuloy-tuloy-tuloy. Kaya importante yung pang-apat na basihan, dapat bumoto tayo nung magpapatuloy ng mga proyekto na ginawa ni Pangulong Duterte. Lonnie Peregrino Cordilla, salamat po sa pagpapamember. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng BL eh. Baka ano yan, baka Luzon. Kasi
Diba NCR, tapos yung BL, baka taas yan. Hindi ko alam kung ano yung BL. Kasi Visayas and Mindanao yung susunod. Diba ho? Hindi yung roller coaster. Yung ganun, yung... Basta ha. Yun lamang po yun, ha? Kaya sana ho, eh, mag-ano ho tayo, ha? Matuto na ho tayo this time. Na bumoto na ayon doon sa binibigay nating mga gabay. Okay, yung may experience na, di ba? Ay, panoorin nyo na lang po yung video na aking sinend po, ha? Edita Toms, ask your prayer kasi nagka-COVID at kami mag-asawa. Ay, opo, I will pray for you, Madam Edita Toms. Hello po. Kaya po nyo yan, ha? Oh. Okay, so ayan po ang bagong balita. Mainit-init pa po yan. Bukas pa ulalabas sa mainstream media yan. Inunahan na natin, ha? Palakpakan. Hindi ko talaga alam, sabi ni Avid Traveler, kung bakit gusto si Grace po ng mga tao. Kahit din ako. Pero, wala eh. Mataas talaga siya tuwing every time, ha? Isipin mo, ha? Isipin nyo. Tandaan nyo, ha? Ang eleksyon ay hindi lamang po yan na ayon sa sikat ang tao. Hindi ho. Hindi lang ho din yan na ayon sa may pera ang tao o yung may pera yung kandidato. Hindi rin ho. Dapat to meron din ho yung makinarya. Sama-sama na ho yan. At the same time, meron din ho yung magaling na organizer sa mga local. Meron po kasing matitinding mga nasa likod yung mga kandidato na yan. Kaya kung, di ba, lagi ko nga ako sinasabi sa inyo, yan si Grace po, hindi ho yan simple. Nakalaban, ha? Dahil lang nasa likod dyan, bigatin. Kung nasa likod nga niya, hindi ko na lang babanggitin, ha, na laging pinopromote ng isang vlogger dyan. Ha? Eh, meron pa nga ano yun, eh. Meron pa nga may propaganda pa nga lumalabas na for president yung negosyante na yun, eh. Ha? Laging pinopost ng isang vlogger na siya daw ang gumagawa ng mga tulay-tulay sa atin. O, di kayo na. Eh, ikaw nang negosyanteng gumagawa ng tulay, hindi na si PRRD. Tapos tatanga-tanga naman yung mga gullible niyang tagasunod. Mas, talagang ano, may kita mo yung mga troll yung iba pag tiningnan mo. For president, salamat, pla, pla, pla. Salamat, ganito, ganito. Apaka-obvious. Oh. Aba shit, pinasalamatan pa yung kaysa kay Pangulong Duterte. No, di ba? Hindi kayo magtataka, ha? Pag-promote doon, mas pinasalamatan pa yun kaysa kay Pangulong Duterte. Tapos maka Duterte supporter daw siya. Bigago pala eh, no? Pasok! Ninong, pasok! O, di ba? Yan ang nasa likod niyang Grace po na yan. Kaya bigatin ho yan, hindi ubiro yan. Kaya nga sabi ko sa inyo eh, kung gusto, diba, tuwan-tuwa kayo kasi nawala si Aquino, natanggal ngayon yung mga oligarch na nasa likod niya. O, diba? Alam naman natin kung sino yung mga nasa likod ni Aquino. At tuwan-tuwa tayo. O, tapos ngayon, nagpapabola naman tayo. Iba yung oligarch naman na ipapasok natin. Di para tayong mga gago lang din. Paikot-ikot lang din. Hindi nyo napapansin yun? Paikot-ikot lang tayo. Napapalitan lang yung kung sino yung oligarch na kaya nga ibig sabihin ng oligarch is yung negosyanteng mayaman na nagkokontrol ng bayan. Ginagamit yung mga tulad ng mga power, tubig, power, kuryente, tubig, kung ano-ano pa mga kumpanya. Kaya nga oligarch eh. Bakit? Kinokontrol niya yung mga pinapasok na proyekto o yung mga pangangailangan ng taong bayan. Paano niya napapasok yun? May mga hawak siyang politiko. Okay. O ganito nga. Nagalit tayo dito kay ano, di ba? Galit na galit tayo dito kay Lopez, keso hindi nagbayad, keso ganyan-ganyan. Binabalita natin paulit-ulit. O. Tapos, hindi natin namamalaya, may pumapasok na naman palang iba. O. Tapos, may kandidato rin ito. Ngayon, hindi naman niya hawak sa leeg si Pangulong Duterte. Wala naman ho oligarch na kaya humawak sa leeg ni Pangulong Duterte. Kaya panay ang sip-sip niyan sa kay Pangulong Duterte. Kumpurihin niya, todo-todo. Pero antay ka.
tandaan nyo, ang mga oligark, marunong pumusta yan. Magaling ho yan sa negosyo. Negosyante ho yan. Pinupustahan niya yung nakaupo. Pinupustahan din niya yung mga susunod na uupo. Hanggang makuha niya yung kung ano yung gusto niyang proyekto para sa sarili niyang negosyo. Yan ang ibig sabihin ng oligark. At may kontrolado siyang mga politiko na pinupondohan niya tuwing eleksyon. Mga senador, congressman, at lalo na ho ang maging pangulo. Bakit to? Para ang proyekto, kanya uli. Oh. Tapos, paano mapapabango yun? Kukontrolado ngayon siya ng mga influencer. Kung dati ang kinokontrol media, eh ngayon di na makontrol ang media kasi alam naman natin na media pinasukan na ng mga makakaliwang grupo. So kukontrolin niya ngayon yung mga influencer na pinaniniwalaan ninyo na binubola naman kayo dahil may pagka-witty. Naniniwala naman kayo. Tatanga-tanga rin naman. Oh, tapos, ano nangyari? Ganun din. Nalipat lang. Wala na nga yung oligark dati. Iba na naman ang oligark sa susunod dahil sa mananalo. Eh kung gusto nyo ng ganyan, iboto nyo na lang yung mga bata na mga oligark dyan. Meron ako mga ano dyan, mga apat. Mga apat na kandidat dyan. Binahawak-hawak niyang oligark na yan. At ang maghihirap ang mga tao na naman. Correct, palakpakan ka dyan. Paano mangyayari yan? Ganito lang kasimple yan. Ngayon, wala pang bayad. Ah, bakit? Siyempre, kasi pandemya kuno, di ba? Pero pag natapos na yung lintik na pandemya na yan, ayan na. At naging presidente na yung kanilang kandidato, magpapasa na ngayon niya ng ito na ngayon ang bayarin. Oh, siyempre, yung toll regulatory, kung ano sino man yung nagre-regulate niyan, hahayaan na mataas ang bayad. Oh, ganyan na nangyari, di ba? Ganyan-ganyan na nangyari sa atin sa Meralco, pati sa tubig. Ganyan na ganyan. Oh, eh dahil nakuha na nila yung kontrata, hindi na kayo ma-question, sino na naman ang kawawa niyan? Taong bayan na naman, pinagkakwarta na naman tayo. Pangalanan ko ba, Bandina? Alam nyo na yan. Mag-isip na lang kayo. Alam nyo, kaya nga eh, si Pangulong Duterte lang ang hindi nakokontrol ng kahit sino mang oligark. Hindi yan nakokontrol kung sino yung karapat dapat na magbibigay. Magaling ko kasi si Pangulong Duterte maglaro eh ng mga itong mga mayayaman na ito. O sige, katulad halimbawa, 'di ba, nagagalit sila. May sa balita lumabas yung EU. Anong EU? Yung European na mga union. Joke lang, yung EU na 'yan, keso minura daw. Tapos doon nagbigay, nagpasalamat si Pangulong Duterte. O di ganoon lang kasimple 'yon. The president know how to play. Knows how to play. Kung paano niya paglalaruan yung mga tao at para mag-give in sa gusto niyang magbigay. Ngayon, itong mga ito, sabihin na natin, eh meron silang way si Pangulong Duterte na nakuha niya para magawa itong mga proyekto niya. Okay yun, palakpakan. Pero ang natatakot ako, kasi maraming nauuto doon sa ilang mga influencer na ang inaangat na eh yung negosyante, hindi na si Pangulong Duterte. Sabi ko nga, oh sige nga, sabihin na natin iba presidente ngayon, sa tingin ninyo matutuloy yan? Yung mga proyekto na yan, kahit na sobrang yaman yung mga negosyante, hindi matutuloy yan. Pambira kayo. Hindi yung matutuloy yung mga proyekto na yan kung hindi kay Pangulong Duterte. Eh ngayon, ang pagyayabang na nito mga influencer, ito nang mayaman ng ano, itong oligark ng dapat pasalamatan, eh gago pala kayo kung ganun. Napaka-obvious kayo, napaka-obvious. Ha? Magkano? Hindi, magkano? Magkano ang
merienda? Magkano ang spaghetti? Tinatanong ko lang naman. Kasi tandaan ninyo ha, ito yung balita na nangyari sa DBP. Nakita nyo ba yon yung balita na yon? Ha? Ang sabi ng mga taga DBP na dating inimbitahan, okay? Hindi ko kasi na-download ba yun? Na-download ko ba yun? Ang sinabi nito mga to, nakalimutan na daw nila. Nakalimutan na daw nila yung pinautang nila dati sa mga Lopez. Kasi nagkaroon ng nagkaroon ng hearing uli na imbitahan yung mga dating DBP officers na hindi na ngayon. Kasi yung mga ngayon di naman makasagot dahil di nila alam yung pinasok na ano. So, tinanong ngayon, ang sagot lang, nakalimutan na nila. Ganyan-ganyan na mga Pilipino, ang bilis makakalimot. Oh. Corali Benson, maraming salamat po. Ayan o, sabi ni Angelita Marcos, basahin niya yung comment niya, yung mga vlogger ni Tut, si Tut ang pinapasalamatan. Kaya nga ho sana ho wag na ho tayo magtanga-tangahan at magbobobobohan na naman po bilang mamamayang Pilipino. Okay? Kasi yan ho, may mga bata ho yan. Pinababango ho nila. Magaling ho, tandaan nyo ito mga negosyante na ito, hindi naman ho nagpumupusta yan sa iisang kandidato. Ha? Kukuha ng dalawang kandidato yan, pupusta nila. But definitely, it is not go and Duterte. You know why? They cannot control Duterte. Ito, may kikwento ako sa inyo. Ha? Sa inyo ko lang kikwento ito. Ito kasing... Kanino ko ba? Hindi ko na lang papangalanan. May isa akong kakilalang vlogger na English spokening. Pinost niya itungkol dito sa isang telco. Okay? Sinabi lang naman niya na bakit kaya naglabas itong isang telco, itong dating telco, naglabas ng bagong promo porket dumating na yun dito. Yun lang yung post niya, ha? Okay? Tapos daw, abay, dinagsa siya ng troll. Itong influencer na ito, itong vlogger na ito, napakatsaga nito. Inisa-isa niya lahat ng troll. Nakita niya, napansin niya kasi yung mga picture, halatang fake. Inisa-isa daw niya. Nung pag-isa-isa niya, nakita niya, lahat nitong mga troll na ito, pinopromote yung isang telco. Yung telco which is kinalaban niya. Hindi naman kinalaban, tinanong niya na bakit kayo naglabas ng bagong promo, dahil ba dito sa dito? Okay, hindi ko lang nasabihin ha. So nung tinignan niya yung mga troll, most of the troll are protecting that old telco. Okay, hindi pa doon nagtatapos. Upon his research, okay, siya na lang mag-elaborate sa inyo niyan. Sabi ko kasi sa kanya, gawa niya ng vlog . Upon his research, itong mga troll na ito, they are promoting some politicians. And they are attacking the president. So sa madaling salita, it's pretty obvious. Kasi English speaking itong ano . It's pretty obvious that this is these troll armies that doing the PR for the old telcos which is under a rich businessman is now hitting the president. Why? Kasi nga po, galit po sila talaga kay presidente dahil hindi nila makontrol yung presidente na ito. Ang presidente kasi natin, para sa taong bayan. Pag nakakaamoy ito na ginagago niya yung taong bayan, binabanatan itong presidente natin. Ito lang ang presidente natin nakasingil ng ilang tax. Saan? Sa mga malalaking negosyante. PAL, Mighty Corp, ano pa? Ang dami pa pang siningil na iba't ibang mga negosyanteng mga inchik. Ha? Mga inchik.
na negosyante siningil ni Pangulong Duterte. Eh natural talaga. Natural talaga na ayaw ito ng mga oligarch dahil nasisira ang negosyo nila. Ay nako. Kaya nga ho, maganda lang nito. Paulit-ulit ko ang sinasabi sa inyo. Maganda ho eh ipagpatuloy natin. Ito ha. Marami talagang lalabas na kukontra sa Tambalang Go Digong. Marami. Bakit? Eh, si presidente pa rin na mamumuno diyan eh. Magagalit talaga 'yung mga tao diyan. O pagkatapos niyan, 6 years, pwede na si Sara Duterte. Si Pangulong Duterte na naman yun. Marami talaga magagalit. Kung ikaw nga naman yun, gagalit ka talaga. Ano to? Puro si Pangulong Duterte na lang. Oh, kaya ngayon, kakandidato tuloy itong mga ito, mga alaga nila. Sino yung alaga nila? Alam nyo na. Oh, alaga ni Ninong. Ay, nako. Kaya kung gusto ninyong magtuloy-tuloy, yun talagang pagbabago, dapat tindihan pa natin yung panawagan na Go Digong. Go Digong! Sabi nga ng kanta, Go Digong, Go Digong, Go Go Duterte, Go Duterte, Go Duterte, Go Go Duterte, Go Duterte, Go Duterte, Go Go Na Pilipino Duterte, Go Duterte, Go Duterte, Go Go Duterte, Go Duterte, Go Duterte, Go Ayun lang.